Okay, ito, pinaliwanag na po ngayon ng COMELEC kung bakit napakabilis yung resulta ng eleksyon. Yung transmission kasi mabilis. Kini-question ng mga tinola, ng mga kakampon, bakit daw napakabilis nung panahon na mabagal, bakit napakabagal? Nang naging napakabilis, bakit daw naging mabilis? Mabilis kasing nalaman agad na talo sila. Pagising nila, ginaumagahan, talo na pala sila. Pero kung sila yung panalo, walang question. All praises sa COMELEC. COMELEC explains quick transmission of election results despite slow in internet daw dito sa ating bansa. Ito yung paliwanag. Despite the slow internet service in the country, the COMELEC said the quick transmission of election results was possible. Bakit? Because the transmission of ERs does not require large bandwidth. Yan man nila. Parang nagtitext ka lang. Diba? Automatic, transmit agad. Pag naisa lang yung balota, ayun, quick count nga. Gusto niyo slow count? Balik tayo sa manual. To further explain it, sabi ng COMELEC, acting spokesperson na si John Rex Laujanco, compare the transmissions of ERs anya to the sending of text messages. Oh. Di ba? Tama yung sinasabi natin. Parang nagtitext ka lang. Ganyan ka, no? Ganyan ka-advance yung technology na natin. Ano naman yung election results na? Di ba? Hindi naman po large bandwidth ang kailangan sa transmission. It's actually burst. Parang yung text blast. Para maintindihan lang ninyo. Di ba may text blast tayo? O, parang ganon. Sabay-sabay na nagta-transmit all throughout the country. Pag sinalang po ninyo yung mga balota, automatic siya eh. Maliit na file data lamang po ito. Kung titingnan po nila, ito'y napakaliit na file data ng lahat ng ERs ng COCs or Certificate of Canvas. Napakaliit na file data. So it's not impossible given the current infrastructure natin. Paliwanag ng COMELEC. Laujanco noted that 99% of the 106,174 voting counting machines function on election day, saying such also was a factor in the quick transmission of ERs. Naintindihan niyo mga tinola? Iniminin niyo kasi ito, iintindihin. Bakit? Ang mindset ninyo, kayo yung mananalo. Pinaniwala ninyo ang sarili ninyo sa kasinungalingan na gawa-gawa ninyo man lang. Hindi po never kayong mananalo. Yung pagkapanalo ni Nanay noong 2016, yun ang questionable. Kasi nakita ng buong mundo kung paano nag-hang yung computer. Nag-hang dito, may nakita kayong nag-hang? Wala. Yung may daya, ayaw ninyong paniwalaan kasi pabor sa inyo. Itong walang daya, malinis na eleksyon, ayaw ninyong paniwalaan kasi mabilis kayong naging tinola. Ha?
Ang hindi lang po nakapag-transmit kaagad ay yung hindi po nakahabol doon sa unang bugso ng transmission na 950 BCMs na naka-issue. Many people have been baffled. Hindi man po many. Sila man lang po, few. Ito, sila man lang po mga kakampon. The rest nga ng ibang mga kandidato po, concede agad. Si Yurmi, concede agad. Kahit tinalo pa ni Pacman, wala eh. Sinabi na natin kasi, tigilan ninyo yung attacks. Kung nakinig kayo sa aming mga advice, sana hindi ganon kaliit yung inyong nakuhang boto. Ang ginawa ninyo, you attack, in attack, Bongbong Marcos. Ang nangyari tuloy, pati yung mga supporters ninyo, ayun, sumama na kay Bongbong kasi nakita nila kay Bongbong, yung kampo ni Bongbong, wala kayong marinig na masasamang salita. Focus sila doon sa agenda. Doon kayo nagkamali. Next election po, stop it. Yung ang advice ko sa inyo. Ilatag ninyo yung programa ninyong maayos. I-communicate ninyo ng maayos. And style ninyo kasi. Pag hindi umaten si Bongbong sa ano, titirahin ninyo sa mga interviews. Anong pakininyo kung ayaw niyang magpa-interview sa mga debate? Dapat nga ikatuwa ninyo na absent siya. So it's your time to shine. Ang ginawa ninyo, lahat salto eh. Sublime. Wala na nga si Bongbong, pinag-uusapan pa ninyo si Bongbong sa debate. Ayan tuloy, yung attention ng tao, yung recall sa pangalan niya, nandun. At nag-isip yung mga tao, bakit ganito ang ginagawa nito mga tao ito? Pinupulutanan. Imbis na ilatag yung programa nila at maintindihan namin makapag-desisyon kung si Bongbong ba o sila, si Bongbong ang naging tantarang. Yun ang pagkakamali ninyo. Yung mga handlers ninyo, yung mga pulpul. Diba? Yung mga handlers ninyo. Kaya kung bakit ganun kalagi yung boto ni Bongbong, kayo yung dahilan. Sinira ninyo yung sarili ninyo. Many people daw have been baffled on how the ERs have been transmitted quickly this election as it usually takes days for ERs to be transmitted in the past. May reklamo sila kasi. Mabilis yung pagkatalo nila, mga kababayan. Kinamagahan, syak sila, talo na.